Eh, yung mga miyembro ng Kongreso na hindi naman ginagawa itong oversight. Natin, oh. O, edi parusahan nyo rin sila. Huwag nyo nang iboto dahil hindi na ginagawa yung tungkulin nila. Bantayan natin ang batas. Ito nga eh. Tuntunin na nga namin sa House of Representatives, ayaw pa nilang ipatupad eh. Mm-hmm. Pinapaalalahan ang hulang sila, nagalit silang lahat sa akin eh. Oho. Oo. Iboboto nyo pa ba yung mga yun? Eh, samantala. Gusto mo ng pagbabago? Oho. Bumoto ka ng bago. Ayun. At yung bago na yun, higit na kitang-kita mo naman eh, kayang-kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin ko ngayon, ha? Kahit kopya lang ang kinakain. Paano kaya? May mga tanong dito sa ating pinag-uusapan. Ang ganda, follow-up lang ho, no? Doon sa nabanggit nating oversight function, oversight power ng Kongreso. Ano daw po ang pananagutan kapag ka hindi natutupad ng Kongreso yung kanilang pananagutan na yun, yung oversight power? Eh, dapat huwag na silang iboto. Ganun po ba? Yun ang kaparusahan. Ay, okay. Kasi yung mga nagpapatupad nasa executive department. Opo. Eh, may mga pananagutang nakalatag sa batas. Kung ano man yun, ipataw sa kanila. Oo. Kaya lang, ang tinatanong nila, eh yung mga miyembro ng Kongreso na hindi naman ginagawa itong oversight. Natin, oo. O, edi parusahan nyo rin sila. Huwag nyo nang iboto dahil hindi na ginagawa yung tungkulin nila. Yun lang ang parusang kayang gawin natin kung ano? Pagdating ng eleksyon, huwag na natin... Huwag mong nilalang yun. Yun ang pinaka... Oo nga pala, no? Yun ay makapangyarihan yung ano na yun eh. Oversight power. Taong bayan yun eh. Oho. Yun ang may sovereign power naman yun. Oho. Nasa taong bayan yun. So parang pag sinabi... Bakit ba pinipilit nyo kasing ihalal yan? Hindi na magginagampanan ng tungkulin. Sinasabi ko na nga, bantayan natin ang batas. Ito nga eh, tuntunin na nga namin sa House of Representatives, ayaw pa nilang ipatupad eh. Oho nga. Pinapaalalahan ang hulang sila, nagalit silang lahat sa akin eh. Oho. Oo. Iboboto nyo pa ba yung mga yun? Eh samantalang kayo din naman ang bumunon kong eh, di ba? Mga miyembro ng Kongreso. Binuo namin yun. Oho. Ang tagapanguna nga nun, yung majority leader eh. Oo nga pala, no? Oo. Oho. Mabubuo ba yun ng hindi pinag-usapan? Oo. Lahat kami titingin dun eh. O ito yung draft namin. Tingnan nyo mabuti kung ano to. Lahat kami, alam namin yun eh. Oho. Oo. Nung ipakita ko sa kanila, o ba't naman ka ako, hindi nyo tinapad ito? Yun na nga. Oh, noted, ganyan. Noted, your honor. Yun lang. Ay, nako. Eh, pero sa Senado ko, 24 na yun, eh, marami pa po doon ang hindi nagsasalita. Siguro dapat pala makaganti-ganti mo lang ang butante sa kanila. Ni oversight function pala, hindi nagampanan eh. Dapat pala, wag natin ibalik sa ano, magpalit na tayo ng iba, di ba? Ba, eh. Magpapalit na pala na kami ng iba. Maglalagay kami ng bago, kong. Eh, kayo naman ang may kasalanan. Oho. Hindi nga kasi, teka lang, Kong. Ito, siguro, tanong ko na po ng diretso sa inyo. Baka ito na rin ang tatanong ng ating hindi, mga... Hindi, tuloy mo doon kasi marami pala ka mong hindi nagsasalita. Mm. Opo, iba doon kasi sikat lang eh. Oo nga, may pero... May pangalan kasi, artista eh. Pero nagtagal naman sila doon, hindi ba? Mm. Yung isa nga pong Senador Kong, eh 17 taon na pala may nagsumay, 17 taon na palang senador. Mm. Ni isang beses parang hindi nagsalita mula nung naupong senador eh. Eh wala naman nagko-complain eh. May nagko-complain ba? Tama ka. Oo, nga meron naman. Bang may mga mamamayan ba na sumulat sa iyo? Oho. O tumawag dito, nag-text kay Nelson halimbawa? Oo. Mr. Nelson, kanya halimbawa. Mm. Bakit po ba't po ganito yung nangyayari sa atin? Oo. Bakit po ang daming ipinangako ng mga kandidato na ibinoto po namin? Oo. At sila naman po ay alam naming nagtagal na dyan, pinagbigyan po namin sila, pinagtiwalaan namin sila sa mahabang panahon. Mr. Nelson, kanya, bakit po hindi naman nagbabago po yung buhay namin? Meron ba sumulat sa inyo? Oo nga, no? Parang wala namang ganun ko. Sa akin, ang iba, nagtitext lang po, pero... No, pero sa akin, walang sumusulat, pero... Oo. Pagka ako'y pumupunta sa ano, yun ang tinatanong nila sa akin. Oo. Ano naman ang gusto mong isagot ko sa kanila? Mm-hmm. Opo. Oo. Baka naman magdamdam sila. Mm-hmm. Pwede ko ba sabihin, eh, kayo po may kasalanan yan. Eh. Sino po ba naglagay sa kanila? Hindi po ba kayo? Oo. Eh, medyo... Nag-iingat naman akong sabihin sa kanila, baka sabihin na, ito naman eh, ako pa sinisi. Nagtatanong lang naman kami, kami pa ang sinisi. Pero sa katotohanan, eh,
Meron nga silang konting pagkukulang eh, di ba, Jen? Oh, nga po naman. Oh. Kilala mo ba si si Nelson, analyzer ito. Opo. Oh, kilala mo si Albert Einstein, Nelson? Opo. Oh, Albert po. Einstein, kaibigan namin ni Jen itong araw. si Albert Einstein. Mm-mm. Sa aking pagkakaalam, ito yung pinakamagaling na physicist. Ano? Oh, opo. Yan ang naka-invento ng theory of relativity, mm-hmm. di ba? German yan. Opo. So pinakamagaling na physicist, scientist sa ating panahon. Mm-hmm. Ano ba yung sinabi niya? Mm-hmm. Insanity mm-hmm. is doing something over and over again. And over again. Uh-huh. But expecting different result. Ako. Tagalog mo nga yun. Insanity nga yun. Kabaliwan. Oh. Ang gumawa ka ng paulit-ulit na pare-parehong bagay, pero naghihintay ka ng bagong resulta o ng iba-ibang resulta. Ayan. Oh. Kabaliwan nga naman yun. Oh. Isang kabaliwan. Wala ka namang ginawang bago, tapos gusto mo magkaroon ng bago. Mm. Oh, yung nag-iisip ng ganun, sabi niya, mm-hmm. paulit-ulit mong ginagawa niya, hindi ka na nag-iba ng patakaran sa buhay. Pagkatapos, nag-i-expect ka naman. Ikaw naman yung umaasa na may mangyaring bago. Iba sa buhay mo. Mm-hmm. Oo. Hindi ka ba baliw? Sabi ni, yun, parang ganun ang tanong sabi ni Einstein. Albert mm-hmm. Einstein. Opo, oo. E ba paano kaya kung halimbawa, sa magalang na pananalita, sinabi mo yun, Jen? Opo. Mayroon po kasing matandang nagsabi sa akin. Okay, mm-hmm. oo. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya kasi baka hindi niyo po kilala. Mm-hmm. yung po palang paggawa ng isang bagay na paulit-ulit mm-mm. at pagkatapos ikay umaasa na may pagbabagong mangyayari sa buhay mo, yun po pala isang kabaliwan. Nako, oo. Oh. Ba't mo naman ikaw nasabi sa akin yan? Sabi naman nung nagpukwento ka yan. Mm-mm. Kasi po baka hindi nyo napansin, paulit-ulit nyo pong binoboto yung mga yun eh. Mm-hmm. Umabot nga ng 17 taon eh. Pagkatapos, kayo na rin po ang nakapuna. Oo. Oh. Kaya na ni sinasabi ni Jen kanina, hindi man nagsasalita eh. Mm-hmm. O tapos umaasa po kayo na may mangyayaring pagbabago. Ang sabi na sa akin ko, ganito, nanumalyari, Abi. Nanumalyari. So, alam mo, sa simpleng payak mm-hmm. na pananalita, gusto sabihin ni Albert Einstein, Nelson, gusto mo ng pagbabago? Uh-huh. Bumoto ka ng bago. Ayun. Uh-huh. At yung bago na yun, higit na, kitang-kita mo naman eh, kayang-kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin ko ngayon, ha? Kahit kopya lang ang kinakain. Paano kaya kung nakakain pa yun ng medyo, malaman-laman ng konti? Uh-huh. Ayun na nga po. Eh, kung pero huwag nating tinitrivialize yung kopya dyan. Ang kopya ay pagkain ng masa yan. Uh-huh. Alam mo, kaya siguro yan malapit naman sa puso ko yan. Uh-huh. Itong ang sinasabi nating hopya ngayon na pinag-uusapan eh, medyo may kamahalan pa nga yun eh. Ayaw po kong, commercialize naman sa atin. Alam mo yung hopya sa Tarlac? Oo. Oho. Yung pagtawagan na yung hopyang baboy. Oho, hopyang baboy. Baboy ang tao po. Kapag luma na yung nabili mo eh, talaga namang pagtitsagan mo eh, napakatigas na eh. Yes. Pero nandun pa rin yung konting linamnam na makakain mo. Oho. Ang matidbutom yan, Kong. Nako. Naalala ko nung nagpunta tayo ng San Jose Nueva Ecija, Kong, di ba kumain tayo ng dalawang hopya eh. Busog na busog kayo eh. Yung malalaki yun eh. Napakalaki hopya na, no? Yung hopyang Marquez yun. Marquez, Marquez restaurant ka. Tama, buti yan, naalala niyo. Sinasabi ko sa'yo. Hopya nga ang ating paborito nga, Jen. Kanina ko pa iniisip yung pangalan ng hopyang Marquez. Marquez nga, Yung kinakain yung hopya ube, pang mayaman na yun eh. Oh. Sabi nila, hopyang baboy. Pero alam mo, may palagay akong may pinaghalong kundol at saka sibuyas yun. Kundol po yun. Kundol. Hindi, yung iba minalagyan ng sibuyas. Sibuyas, saka sibuyas. Napakasarap naman nun. Yes. Mm-hmm. Palibasa, malaki. Pag nakakain ka ng dalawa nun. Nako. Opo. Kahit hindi ka na maghapunan. Mabigat sa tiyan yun. Nako. Teka lang ko. Ito, diretsa. Baga ko lang ito kunin ng report na ito. Ano bang mas malaking magagawa ninyo kung kayo po'y nasa Senado kumpara kung kayo nasa Kamara de Representante? Kung dun sa oversight. Oo. Di ba? Baka yun ang tinatanong din natin mga kababayan eh. Unang-una, baka mahirap akong tanggalin dun eh. Ako nga, no? Hindi kayo pwede alisan ng komite ron kasi 24 lang kayo eh. 24, mag-aaway-aaway pa ba tayo rito? Oo. Huwag na tayo mag-aaway kasi
Alam niyo naman ako pagkakatwiran, hindi ko kayo hindi ko kayo urungan. Maganda rito, magkasundo-sundo tayo. At ang tuntunin natin dito, ilaban natin yung tama. Yun lang. Mm-hmm.